I am Z Gervacio, and welcome to the new Clark City, where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisa ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. First question po, Mayor, gano'n naka-ready ang Clark para i-host ang ating Southeast Asian Games? Tayo po sa sa Clark, which is the main hub po ng Southeast Asian Games, nasa 98% na po tayo. Handang-handa na po tayo. In fact, nung 2 weeks ago, nagkaroon po tayo ng tinatawag na sports rehearsals kung saan yung swimming, nagkaroon sila ng first Philippine National Open. At it's a 4-day event. Naging very successful po. And then, simultaneously, yung athletics natin, their weekly relay na competition to determine their national pool for the Southeast Asian Games, ginanap din nung September 1. So makikita ho natin, masayang-masaya po yung mga athletes na gumamit ng mga sports facilities natin. Kasama po dyan yung Athletes Village na kung saan may mga about 100 athletes tayo and officials na nakatira simula nung nagkaroon ng sports rehearsals hanggang ngayon. So handang-handa po tayo. Konting na lang, finishing touches na lang ho tayo. Okay, so ready na? Opo, opo. Otherwise, bukas pwede nang i-hold yung Southeast Asian Games. Opo, oo. Confident po kami doon na pagka hinuso natin. Sabi ko nga, 98%, yung mga 2% na yan, ito yung mga pampaganda na lang ng kalsada, konting pintura na lang dyan, oo, at saka yung mga landscaping, yun na lang po ang kulang natin. All the venues of 17 sports are ready na? Yung pong natin, mga 17 sports, ang sinasagot ko po kanina, yung related sa ginagawa nating mga new sports facilities, yung mga world-class na sports facilities sa New Clark City. Ngayon po, yung mga other sports facilities, ginagawa pa po ngayon kasalukuyan. Ito po yung mga temporary facilities na kinoconstruct together with the Department of Public Works and Highways at saka ng mga agencies na may-ari ng property kung saan nakalocate yung sports. Yung mga nire-rent. Meron din po tayong mga facilities na existing na kagaya ng mga Razal Memorial, Ultra. Yan po, mga nire-refurbish naman po yan ng Philippine Sports Commission. Nire-refurbish po. Oh. Okay, so, bukas pwede na. Mayor Ari, being the Athletes Village Mayor, yun pong security ba natin, ensure na okay na po ba yung security plans natin? Kayo pong, para po sa inyong dalawa ni General Joel, Joel Cornell, and kay Mayor Ari, yun pong concern ko yung security kasi yun ang primordial concern ng ating mga kababayan para sa ating mga atleta. At siyempre po, maging sa ating mga officials, technical delegates, lahat ng mga NOCs, VIPs natin, including si President Duterte, baka po pumunta talaga siya doon. And of course, yung ating mga spectators, we have to ensure the security. So ano pong masasabi natin, update sa about the security plans? Magbibigay lang ho ako ng mabilis sa aking banda bilang membro doon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Tayo po sa security, handaan natin sa security ng Southeast Asian Games. Nakikipag-coordinate po tayo po sa ating tinatawag na inter-agency
na security task force na kung saan ang primary po na lead ang Philippine National Police. Ngayon po, ang security natin for the SEA Games, dahil marami po tayong venues, ginawa nating clusters. So meron pong Manila cluster, Metro Manila cluster, meron din po tayong tinatawag na Central Luzon cluster, at meron din tayong tinatawag na Southern Luzon cluster. Ngayon po ang nag-umahawak po niyan, ang primary main man dito po sa Southern sa Northern Luzon cluster, sa Central Luzon cluster, eh si General Joel Coronel po. At siya po magpapaliwanag kung ano yung mga detalye niya. Yes, sige po, ma'am. Sir, we're giving you the floor now. Okay, thank you. Tama po yung sabi ni Mayor Ari na batay po sa kautosan na iniisyo ng Malacañang through Memorandum Circular 56, nag-create po tayo ng Interagency Security Task Force. Headed at the National Headquarters in Camp Crame by General Lindon Lawas and his deputy from the Armed Forces of the Philippines, si General Arwel Oropesa. So meron po iba-ibang clusters na na-create, Southern Luzon, Metro Manila, and Central Luzon. And here for Central Luzon, ako po ang namumuno ng Security Task Group for Central Luzon. Tama po yun, sir. Sa darating po na Southeast Asian Games, batay po sa aming Security Deployment Plan, magtatalaga po tayo ng 9,655 police personnel alone for the security deployment ng ating mga atleta, ng mga opisyal, mga delegado, at ng mga spectators. Iduwala pa po dito yung augmentation coming from the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard. So nakahanda na po yung ating security plan. In-approve na po ito ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee at handa po namin ipatupad. Thank you very much po. Yung po bang mga dadating na foreign delegations, lahat sa Manila maglaland o dito? Ang landing po nila, dalawa po ang ating main port of entry. Number one po, syempre, sa Manila pa rin kasi yung NAIA, terminals 1, 2, and 3. At saka ito pong dito sa Clark Main Zone, yung hinahandle po ng Clark International Airport Corporation. So yun po yung dalawang main terminals na natin po na gagamitin. Wala ba tayong plano na magkaroon ng seminar o sa briefing o something tungkol sa, alam mo, natin ako, madalas kasi kami, pamilya ko, tsaka ako pagka nagbibiyahe, dito ito na ginagamit namin Clark so yung traffic . Pero yung mga personnel po ng airport mukhang hindi yata sanay sa diplomacy. Mga foreign visitors natin na darating. Oo. Mga rude sila. Yun po kasing . I'm sorry to say that. Yung pong ngayon, operations and maintenance ng Clark International Airport na yan, naka-turn over na po yan sa private sector. Ito po yung ginanap na public bidding noong mga nakaraang taon na kung saan si BCDA nang hingi po ng isang O&M na tinatawag na private company as a concessionaire for many years. Mga nasa 30 years po yan, concession period na yan. Ngayon, ang nagmamanage na po yan, medyo siyempre, pag may transition, merong konting confusion a little bit kasi dati, gobyerno po ang nagpapatakbo niyan. Yung pong subsidiary po ng BCDA na si Clark International Airport Corporation. Ngayon, itong past 2 months, tinurn over namin yan sa tinatawag nating LIPAD. Yung pong pangalan ng korporasyon na ang kasama dyan yung JG Summit, PhilInvest, yung PAGS, at saka yung Changi Airport ng Singapore. So, para sa SEA Games naman po, dahil kakaiba, hindi naman kasi ito ordinaryong event, meron po kaming koordinasyon. Pag sinabi kong kami, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, na magkaroon ng orientation about sport, security, and diplomacy. So, lahat po dyan, kasama na dyan yung pati pag-entertain at pagbate, pagka dumarating po yung ating mga international delegates. Pati na rin po yung mga Pinoy na kababayan po natin. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends.
and here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform, not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV, aspirational, inspirational. Kanina po, tinanong ko si Mayor, gano'n nakaready ang Clark para ganapin dito ang Southeast Asian Games? Ah, ang Clark Freeport po will be hosting a number of events. Yung mga venues po, like yung ginagawa natin sa parade grounds for the archery at saka yung rugby 7, actually tapos na po. Nagamit na siya ng last Sunday. Tapos ang isang tinatapos na lang po is itong sa tapat ng Roy's, venue for petang. But that will only take mga 2 or 3 weeks to do. Yung iba pong mga venues are in our locator's premises, kamukha ng Roy's. Ready na rin po ang lahat ng mga venues natin. Tapos yung New Clark City, 98% na po na ready. Yeah po. Tapos po yung infrastructure naman na ginagawa natin sa Clark, dahil alam natin magkakaroon ng mga influx sa mga tao. Kung makikita nyo po, nag-expand po tayo ng mga daan. So this will all be completed in time, way ahead before the date of the SEA Games po. Okay. Halos linggo-linggo kasi nag-attend ako, nag-welcome ng visita na. At napansin ko na traffic, yung iniiwasan sa Metro Manila na traffic, baka mangyari po dito rin dahil sa pagdating ng influx na ng mga turist. Ano ba magagawa natin? Na-observahan niyo ba yung traffic dito? Yes po, yes po. Kung merong isang bagay na ayaw namin mangyari sa Clark is matulad sa Manila, kasi yun nga ang iniiwasan natin. Kaya po tayo nagkaroon ng review ng master plan ng Clark na in-identify doon yung mga major thoroughfares at saka kung ano mga dapat gagawin. Kung makikita nyo po, madaling gumawa ng kalsada, mag-expand sa Clark because yung pong lahat ng road right-of-way ay na-preserve po yan for the past 25 years. Ngayon, ang Clark po ay hindi po siya island, so malaki din po yung ginagawa nating coordination sa mga surrounding LGUs kasi ang mga tao pong pumupunta sa Clark, dumadaan po, papasok at palabas dun sa mga local government units, lalo na po ang Angeles at saka ang Mabalacat. Kaya meron po tayong tinatawag na Metro Clark Advisory Council. Sinishare po natin sa mga mayors ano yung mga development plans, ano na yung mga statistics natin ngayon. At masayo tayo na ang mga mayors ng surrounding LGUs, nagre-react po sila. Naggumagawa rin sila ng mga plano and infrastructure na mag-o-augment at mag-complement po sa development ng Clark. Yung isa po is yung airport. Matatapos po yung terminal natin na bago by June of next year. Mm-hmm. So gumagawa po ang BCDA ng access point po na separado na nakakonekta sa SETEX dahil alam natin na magkakaroon ng influx ng vehicles. So bago po mangyari yun, alam na natin na mangyayari yun, ginagawa na po yung needed infrastructure to address this. Kung may dadagdag lang po ako, nakikipag-coordinate din kami sa North Luzon Expressway and SETEX Administration. We understand na in the past months, matraffic po talaga po. Tama po yung sinabi nyo, papunta at paalis po dito from Central Luzon dahil po sa dami po ng construction. Batay po sa ulat nila, gagawin po lahat ng magagawa nila na maitapos po ito bago po mag-October 30. Tapos, meron din po tayong ipapatupad na traffic management plan in coordination with the local government units and of course the CDC authorities, the SBMA, para po maayos yung takbo at saka yung daloy ng mga atleta, delegates and officials. Gagawa po tayo ng special lanes for Southeast Asian Games participants para po maiwasan nila matraffic at makadating po sila agad sa venues na kanila pupuntahan. So lahat po ito, pagtutulong-tulungan po namin pagsapula po ng Southeast Asian Games. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way.
Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. Games, no? Ito pong Clark, ayon sa reports niya, magiging tagapagmana na rin sa Memorial Stadium, sa Memorial Complex. At may balak po ang ating gobyerno na mag-beat pa sa 2030 in some games. Anong gagawin natin? Yung bang 17th sports na yon, yun lang ang inyong maihuhos sa Asian Games? O, kukunin na yung nasa Subic o yung Metro Manila? Siguro akong sasagot dyan ho. Ano, regarding po dyan sa Rizal Memorial ano Sports Complex, meron pong balak dati ang Philippine Sports Commission na i-divest yan. Kasi ang nagmamayari po ng property ito naman talaga is the Manila LGU. The land. Pero napakalaki kasi ng value historically at heritage-wise nung mga sports facilities na yan. Kaya yan po ay naudlot. No? At saka yung sa BCDA, ang partisipasyon ho namin ay doon lang sa mga properties na kung saan nasa batas namin na pwede namin galawin. Hindi po namin galawin yung mga properties na hindi po nasa batas na tinatawag na Republic Act 7227. Pagdating po sa ating pangarap, na mag-host naman ng bigger games such as the Asian Games or World Olympics, lalakihan ko na, pinaghahandahan natin yan. Ang mga paunang activities na ginagawa natin, yung preparasyon natin, itong una, si Southeast Asian Games. Ngayon, nag-construct po tayo ng mga world-class sports facilities. Then, tinetest yung ating kakayanan kung kaya ba natin gumawa rin ng mga ganitong klaseng pasilidad. At naipakita ho natin, at sabi nga ng isang technical delegate na nung nagkaroon ng isang press con, no, nandito ho sila, lahat po ng mga 11 nations represented, ang sabi po ng technical delegate ng swimming na si Mr. Ibrahim Nade, this is one for the books, this is one for the Guinness Book of Records. Kasi, ano po yan, we did the construction of the world-class sports facilities in record time. Tapos, yan o ano, yung sa mga planning natin na yan, kasama yung sports facilities at para sa institutional development ng mga athletes. Ano po yun? Ito po yung pag-create na tinatawag ng sports academy na dito natin na huhubog ng mga kabataan na magiging future athletes natin, magiging competitors para sa mas malalaking events. So yan po, marami pa pong dapat gawin. Ito po yung mga paumpisa lamang. Bagamat tayo'y nag-indicate ng ating interest para mag-host ng the Asian Games by 2030, mahaba pa pong panahon ang kailangan nating preparasyon. So tingin ho natin, kaya naman ho natin. At siguro, ang magiging first indicator niyan, kung ano magiging resulta ng Southeast Asian Games na to. So, mga events sa Subic, inilipad dito, pwede. Hindi, kasi po, mayroon pong mga water activities po doon. Ano? Hindi naman natin pwedeng ilipat yun. No? Halimbawa, yung mga surfing, mga sailing. At saka sa atin naman, no, ano, we don't want to put the sports complex in one area lang. Kasi ang mangyayari naman, you are not dispersing the economic benefits of having these sports facilities or events. Kailangan mo lang naman dyan, i-disperse mo rin para ma-spread out din ho yung mga developments na yan. Pati yung economic benefits ng pag-host ng mga world-class events na ganito.
sports academy na yan, kailan may president? Well, pinagpaplanuhan ho yan, may batas na pinasa. Eh, tayo nasa initial stages. Marami pa hong pagpupulong yan sa mga kaukulang mga ahensya ng gobyerno, yung DepEd, Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, pati na rin po ng Philippine Olympic Committee at saka ng mga agencies na makikipagtulungan, kagaya ng Clark Development Corporation, SBMA, yung Subic Bay, at saka ng BCDA. So, at least yung 11 members ng country ng CDA, alam na yung ating ibibig. Yes, sir. Almost. Boboto rin yun eh. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah, yeah, tama. Meron tayo 11. Oo, tama ho. Tama. Yeah, anyway, thank you very much kay Mayor Ari. Thank you very much kay General Coronel. And sir, kay Mr. President Noel Menangkil, I will take this opportunity po na ipaabot yung pasasalamat ni Executive Director, Hisgok Executive Director Tomas Carrasco, ah, Sir Tom. Yung regards niya po sa inyo at saka po nagpapasalamat po siya sa support ang binibigay niyo sa FISGO, most especially po dun sa nakaraang test events ng archery and then rugby po. And sana po meron pa po kami hihilingin sa inyo yun pong ating motor pool. Uunahan ko na po. Pinapahanap ko na po ng area. Sir, meron po. Ako na po magsasabi. Yeah. We are preferably daw po yung ating former obstacle race. Kung saan po ginaganap yung obstacle race natin. Preferably daw po. Yung obstacle race na ginaman. Hindi ko rin. Ngayon ko lang narinig yan. Yun daw po ang na-identify ng aming transport group. Obstacle. E coordinate na lang. We will coordinate po. Basta kung available, wala na pong problema. Yung pong letter, ipapadala din. Oh, sige po. Thank you very much po dun, sir. Man, no problem po. Thank you po. Hindi, nagpasalamat lang ako because na-enlighten tayo. Diba? At least na-enlighten tayo sa mga kababayan natin, sa mga manlalaro natin, sa ating mga pambansang atleta, na-enlighten po tayo. At lalong-lalo na po dun sa mga spectators natin. Sa ating mga kababayan na hinihingan po natin ng suporta para po sa ating 30th Southeast Asian Games. You know, hometown crowd, hometown support, yan po ang kailangan natin. Kasi ang centerpiece events ng any international games, which is athletics at swimming, dito gagawin sa inyo. Yep. Kaya, first kaya ako nandito dahil sa inyo. Sa aking specific na kung maaari intervene ko kayo. Because po yung athletics, yan po ang ating number one na nagde-deliver ng most number of goals. Maraming goal dyan, 48 goals yan. Oho. Yung aquatics yan, 45. Wow. Yes, sana nga, makakakuha tayo ng maraming ginto dyan. So, talagang bonggang-bongga si Mayor Ari pag nagkataon. Kasi nandiyan yung centerpiece sports, centerpiece events. Yung magagaling mag-deliver ng goals yung ating hindi pwede. Baka hindi lang ako makalabas sa New Clark. Hanggang New Clark na lang ho ako pagka. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV, aspirational, inspirational. I'm Fritz Gaston. I'm the operations head for NCC, New Clark City. I'm Dr. John Abakin. I'm the director for the Athletes Village. So, sirs, how did we end up choosing New Clark City as one of the main hubs for the 30th Southeast Asian Games?
You need to thank VCDA for that. We'll be, FISGOC will be the first tenants of the Athletes Village. So it will be turned over to us for use for the 30th Southeast Asian Games. So for choosing NCC, I think that's part of their mandate to develop new cities. It's still part of the Clark Air Base. So they're developing that to be a new hub for the country. Actually, yeah, that's right. No, actually, that's part of the, I think, the 900 square meters. That's an expansion of BCDA, of which 900 hectares. No, the 40 hectares is allotted for the NCC. No, so how confident are we in the Athletes Village this coming? Confidence is not lacking, but it's the time that we're really we have to look at. We're really pressed for time. It's we're at the end game. We're at the what do you call this? The last 2 minutes yung kumbaga sa basketball. Doc. Yeah, we're on the last 2 minutes of the game. Yeah, it's a race. Yeah, crunch time. Crunch time, yes. But right. Confidence-wise, we need to be very confident because we need to give the best SEA Games. Yeah, best accommodation, best SEA Games as best as we can. It's going to be our showcase for the ASEAN countries. In terms of one of the facilities, no, we have three there. We have the aquatics, and then we have the athletics. And I think it was mentioned by Mayor Ari earlier that the venue-wise for competitions, it's world-class and it's been tested over the about couple 2 weeks ago, where we had the PSI test it, no, and then as well as our Patafa, and they're very happy with the competitions event. As far as the athletics venue, naman, Athletes Village. I guess si Doc John is saying that it's not 100% yet now, but the ones that have tasted it and now are staying there are very happy, and I've seen it. It's really world class. It looks like a hotel, no? So as far as accommodation for the athletes, I think it's as well world class, no? But the question is whether it will be 100% by turnover. Yeah. Turnover. Well, in any new facility, naman, it's a brand new facility. Mm-hmm. So we're expecting there's going to be some problems because it's really brand new. It's going to be turned over. FISGOC will be the first one to use it. So we're expecting to have some problems at the very least, no? That's really expected. But with that, having said that, we're really planning ahead. We're really trying to see which of these problems that will arise during the game so we can prevent it. We can have plan B, plan C. We have solutions in place so that when during the game's time, it can run as smooth as smooth as possible. So that's our aim, to really be to give a good service, to give a good home for our athletes. Yep. We have the test games to again, you know, test the facilities. That'll be October 26th. As far as NCC is concerned, that's going to be October 26th to 28th, Doc. Yeah, so that would be an opportunity for us to again test run the village and see what problems that would arise, so we can plan for that and we can prepare solutions for that for the actual SEA Games. What's the best advantage that New Clark City has to offer in terms of all the clusters for the SEA Games? Well, for me, basically it's in one, parang one-stop shop. Okay. So, ngayon pa lang, there's the athletic stadium and the aquatic center and then the athletes dorm. So, in the future, there's a gym, there's a state-of-the-art gym, and it's going to be a sports city. So, right now, having a major hub for sports, it's a big plus for all our athletes. Mm-hmm. So, very lucky yung mga new athletes of this new generation because they're going to have a brand new sports city. And then, aside from that being an advantage, but more than that, I think it would be a chance, opportunity for us to showcase the athletes of the other ASEAN, Asian countries, Southeast Asian countries, to see our hospitality and the class that we will offer them, and the world-class accommodations that we will showcase to them. Yeah, first time to have an athletes village in the country. No. Okay,
how do you see the new Clark City facilities being used after the SEA Games? That's a very good question. I think BCDA really planned for that. They have a legacy program in place. So after the Games, I think it can be used for other sporting events or other use like concerts, and then the athletes' dorm could be used for short-term rentals. Yes. So you see, there's a plan for the facility to earn so that it won't be a white elephant. Right. Like the facilities in Greece. Yeah. Right, ang maganda dito, it was really planned. They started with a small small seating capacity, 20,000, and then upgrade na lang. So expand to 50,000 if the need arises. So from there you would see that they don't want to spend a lot at the start. So talagang pinag-aralan nila. They learn from the other Olympic villages. That's right. What's wrong? What's right? Parang they learn from that and then they applied it here. That's true. Yeah. The contractor actually looked all over the world in the different Olympic facilities, and they looked at the BCDA. BCDA really. And they applied it here. Did their homework. Mm. Okay. So does BCDA work together with, say, PSC in terms of developing athletes for the use of the facility? Mm-hmm. Or? No. BCDA, nothing at all. In fact, it's just the facilities that BCDA, together with the contractor, once they've developed that, then they pass it on to FISGOC officially, would be like a month from now. And then FISGOC naman is in charge of organizing the event itself. And that's it for the latest edition of Scoop. In behalf of Eddie Alinea and Agnes Razal, I am Z. Gervacio. See you next week.